What's up mga ka-vlogs? Vlog-vlogan na naman! Welcome po dito sa aking channel by yours truly, Sir Kuray. For today's video, mag-unbox tayo ng ating third upgrade para sa aming aerobic rover mga ka-vlogs. So meron ako nakita ang picture dun sa group page ng aerobic rover. Ito yon. Ito yung picture na yon. So gusto kong gayahin yung forma niya dun sa rear rack. So bumili din ako, syempre. Hindi tayo papauli dyan. Hindi, joke lang mga ka-vlogs. So, may pakinabang naman siya, at the same time nakakapogi ng bisikleta. So, ito, in-order ko siya from Lazada. So, ang price niya is 1,196.39. Kasama na yung shipping fee. So, unbox na natin. Let's go! Let's go! Maghahanap muna ako ng pagbubuksan dito. Tingnan na natin. So, meron ng mga naunang nakabili dun sa store. So, hopefully, legit naman siya. Lalagay ko na lang dyan sa description box yung link para dun sa store, mga ka-vlogs. Ayan. Punong-puno siya ng bubble wrap para safe na safe. Ito na. Medyo magaan siya, no? So, sabi dun sa description niya, aluminum alloy daw yung ginamit na material dun sa rear rack na to. Kaya siguro magaan. Okay, garan. Ayan na siya mga ka-vlogs. So, wala nang laman. Wala nang laman din to. Ayan. Wala. Meron siyang nakadikit na gamit dito. Tanggalin na rin saglit. Ayan. Secure na secure yung gamit mga ka-vlogs. Isang kapa. So sabi dun sa description nitong rack na to, hanggang 20 kg daw kaya niyang buhatin. So ano na yun, almost kalahating kaban na bigas. Kakargaan ko ba ng bigas yung ano, bisikleta? Gasgas ba to? Medyo may konting gasgas dun. Ayan mga ka-vlogs. So ito yung ating rear rack. So pang ano to? Pang 20 inch na size. Okay. So meron mo silang available na malaki kung gusto nyo ilagay doon sa mountain bike ninyo o doon sa road bike ninyo. Ito kasi para doon sa aerobic rover, 20 inches lang yung gulong doon, kaya maliit lang. So, meron siyang lagayan yan. Meron din siyang lagayan ng ano, tail light, kung gusto mo lagyan ng tail light. Ito naman ang mga piyesa niya, tignan natin kung kumpleto. So, yan. Ito mga nuts and bolts. So
So meron siyang kasamang ganyan. Not sure bakit yung isa merong ganito. Itong isa wala. Siguro talagang ganyan. Malalaman natin mamaya kapag ilalagay na natin mga ka-vlogs. And then, eto. Para dito. Paglalagay dito. Hindi ako nagkakamali sa yung hawak dyan. And then, eto. Marami siyang kasamang mga Allen type na bolts and nuts. Ayan. So meron siyang dalawang pares o isang pares nito. Dalawang piraso kakuha rin. Isang pares nito. So mamaya malalaman ko kung para saan to. Pagbubuin na natin. And then ito. Para dito siguro to. Yung ganyan. Yung ganyan no. Ito ba yan? Manguhula pa ako, no? Dito. Ganyan. Ganyan. Ito, baka dito to. Tapos lalagay dito. Parang ganyan. Okay, buuin natin mga ka-vlogs. Labas tayo. Mga ka-vlogs, natapos ko din pagkatapos ng maraming trial and error. Medyo magkakalapit yung mga sizes ng tornilyo. So meron dalawang mataba na maiksi. Dito sila nilalagay, dito sa suporta dito, tsaka dito yung suporta rin dito. And then merong parang flat tip na Allen type, dito naman sila nilalagay. And then yung medyo may kahabaan, dito sila nilalagay, dito sa may rib nut ng aerobic rover. Dito sa kanyang frame. May nakaabang na rib nut dito sa frame ng aerobic rover, mga ka-vlogs. Medyo nagproblema din ako dito dahil yung rib nut umiikot pagka pinipihit ko yung tornilyo. Sumasabay siya. So parang hindi na siya mahigpit doon sa mismong frame. So ang ginawa ko, naglagay ako ng epoxy steel. Siguro pwede rin yung mighty band. Ewan ko kung ano maganda. Pero ito yung nirecommend ng hardware eh. At saka yung sa bike shop, sabi nila mas maganda raw gamitin to. So, yun yung ginamit ko para hindi na umikot yung rib nut dito. And then, meron isang tornilyong mahaba. Dito naman sa may left side. Left side ng carrier dito sa pinakailalim. So, sa kabila, dito naman, maiksi lang. Not sure kung bakit ganito yung itsura ng ano, lagayan dito sa kabila. Ay, makikita naman ninyo dyan sa ating video para sa close-up shot natin. So yan mga ka-vlogs, kahit paano nailagay naman natin. Mukha naman siya matibay, mahigpit naman yung pagkakalagay. Hopefully tumagal siya mga ka-vlogs para magamit natin ng matagal syempre. So pinasakay ko dito yung anak ko. Nasa 27 kilos siya kung di ako nagkakamali. Hindi naman umuga. Keri-keri naman, ayan. Siya nga pala, baka nagtataka kayo kung bakit ito yung napili kong rear carrier, no? Maraming rear carrier sa online. Merong yung nilalagay dito. Meron na mga nilalagay dito, no? Ito yung napili ko kasi pwede pa rin i-fold itong aerobic rover kahit meron na ng ganito. Tapos pwede pa rin ibaba yung saddle, itong seat post. Pwede pa rin ibaba kahit meron kang ganito. Yung kasing iba na nilalagay dito, hindi mo na may baba yung seat post. So, hindi mo na siya mag-fold ng maayos. So, eto, kahit nandito siya, hindi siya abala. So, yun lang mga ka-vlogs. Kung trip ninyong maglagay din ng carrier sa inyong bisikleta, ilalagay ko na lang yung link ng store dyan sa description. Check na lang ninyo kung gusto lang ninyo. And then, abang-abang lang kayo doon sa next upgrade natin sa ating aerobic rover. Naka-order na ako ng fender, tsaka nung double kickstand. So, itong fender kasi na to, nung ginagamit ko siya sa may baha-baha dito sa amin, napapasa pa rin yung likod ko kahit meron na siyang fender dito kasi hanggang dito lang siya. So, yun, umorder na rin ako mga ka-vlogs. Abang-abang lang kayo doon sa
susunod na upgrade natin. Tsaka yung sa kickstand. Dahil nga, sabi nga, kapag ka magkakarga ka, at dyan nagtatapos ang ating video for today, mga ka-vlogs. Kung nagusto nyo yung content natin for today, huwag kalimutang pindutin yung like button dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at isunod na rin pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga future videos natin. Ingat-ingat kayo palagi. Stay safe. Paalam.